Bakit nga ba kailangan natin matutong mag-scramble ng cube gamit ang notation? Eh pwede naman na ganyan-ganyan na lang yung cube. Diba? I-scramble na. Mauulit mo ba to? Gamit din yung galaw mong ganun? Siyempre hindi. Kapag kasi lumalalim ka na sa pag-cube o nag-i-improve ka na, kailangan mo nang matuto kung paano mag-scramble gamit ang notation. Lalo na kapag gumagamit ka na nito, timer, tsaka may notation. Bibigyan ko yan ng ilang mga tips tsaka yung kahalagahan ng pag-scramble ng cube gamit ang mga notation. Number one na mabe-benefit mo sa pag-scramble gamit ang notation ay pag nasanay ka at ang daliri mo sa pag-scramble ng cube ay mas mabibigyan mo ng finger tricks yung mga pinag-aaralan mong algs. Halimbawa ito, diba? Kapag nag-aaral ka, halimbawa ito, hahanapin mo siya ngayon dito. Yun. Ayun, diba? F, R, U prime, R prime, U prime. Tapos R, U, R prime, F prime. Yan. Kapag nasanay ka sa pagbasa ng algorithm, mas madali mo na lang siya mabifinger tricks. Diba ito? F, R, U, R prime, U prime. R, U, R prime, F prime. Diba? Ulit-ulitin mo na yun. Mas masasanay ka at mamadaliri mo sa pag basa ng mga notation. Kapag nasanay ka sa pag-scramble gamit ang notation, na yun yung number one benefit na benefit mo sa pag-scramble gamit ang notation. Number two naman na benefit mo, marerecall mo yung solve na ginawa mo at yung mga solution na ginawa mo dun sa scramble notation na na sinundan mo. Halimbawa ito. D2, U prime, F prime, D2, R prime, F, B, R2, B prime, F prime, U prime, B, D, F, U prime, R, L, F prime, B, L prime, R, U2, L prime, R prime, B. Yan. Bawa yun, na-scramble ko na yun, di ba? Tapos, sinolve ko na yung, nasolve ko na yun to. Tapos, may nagustuhan akong, o may, may mahirap na F2L algorithm na lumabas dun sa solution, pwede mong ulitin yun. Bawa ito, uulitin ko yung scramble, ha? D2, U prime, F prime, D2, R prime, F, B, R2, B prime, F prime, U prime, B, D, F, U prime, R, L, F prime, B, L prime, R, U2, L prime, R prime, B. Ayan. Mauulit ko siya kasi tingnan nyo. Pareho sila. Diba? Parehong pareho. Sa kanan. Ayan. Diba parehong pareho? Ayan. Ayan. Tapos sa taas. Sa baba. Diba parehong pareho sila? Mauulit mo yung scramble. At mauulit mo yung solution na ginawa mo. Mas mapapag-aralan mo yung move na ginawa mo. Kapag gumamit ka ng notation at nag-time ka. Yung pangatlong may benefit mo naman sa pag-scramble gamit ang notation ay yung masasanay mo yung daliri mo sa pagbabasa ng notation. Na parang hindi mo na iniisip yung mga notation na binabasa mo. Mas masasanay yung mga daliri mo. Diba? Parang hindi man ako nagbasa ng parang hindi ko mabinasa yung ano, yung mga daliri ko na yung gumawa na mag-scramble ng cube. Mas maganda yun kasi
Sa pag-aaral ng mga algorithm sa cube, kailangan may mga tawag doon, may mga corresponding na notation yung mga daliri mo. Halimbawa, yung thumb mo pang F o F prime, yung hintuturo mo sa U face, yung palasinsingan mo sa back tsaka sa down, di ba? Yun, may mga corresponding kasi ng mga ano yan eh, para mas madali mong mababasa yung magagawa yung mga notation na yan. Yun, masasana yung mga daliri mo. Basta magtsaga ka lang na mag-scramble gamit ang notation. Masasana din yung mga daliri mo. Ito naman yung pang-apat na may benefit mo. Halimbawa, nanonood ka ng mga tutorial sa YouTube, yung mga favorite cuber mo na mga foreign favorite cuber mo na may tutorial sila. 'Di ba minsan may makikita ka na follow this scramble sabi nila, tapos ifa-follow mo yung scramble nila at susubukan mo rin kung paano yung ginawa nila, yung mga solution nila. Mas madali mo nang matututunan yung mga solution nila dahil gamit mo yung scramble nila. Yun yung pang-apat na mabibenefit mo sa pag-aaral kung paano mag-scramble gamit ang notation. Ito naman yung panghuli. Ito, tips na maibibigay ko sa pag-scramble ng cube gamit ang notation. Baba ito. Ito, sundan natin tong scramble na to. Ipo-post ko rin dyan sa taas para makita nyo. Ito, bawa ito, itong F prime. Pag F prime, syempre, yung hinalaki nyo, yung gagamitin nyo, yan, F prime. Tapos yung U, diba ito, U, yung hintuturo. D prime, pag D prime, tandaan nyo na pag D prime, itong palasinsingan nyo dito sa kanan, yung gagamitin nyo pag magdi-D prime kayo, ha. D prime, tapos R prime, diba? Syempre, R prime. Tapos yung L, diba, kaliwa, L. Yung B, kapag B naman, yung palasinsingan nyo sa kaliwa yung gagamitin ninyo. Kasi B, ayan, yung B sa likod, back, diba? B, tapos D prime ulit, yung palasinsingan sa kanan, D prime. U2, yan, U2. L, F2, yung hintuturo ninyo at yung middle finger nyo yung gagamitin nyo pag F2, yan. Tapos L, F, D prime, palasinsingan, L2, U2, L, U2, L2. Pag D2, ito yung magandang gamitin nyo pag D2, yung palasinsingan ninyo sa kaliwa at saka yung hinliliit. D2, U prime, pag U prime, itong hintuturo sa kaliwa, L prime, U2, L prime, U prime, L2. Diba? So, uulitin ko ngayon. Gamit yung buong cube. Ganito ako nagpo-practice kapag nag-scramble nun. Gumagamit ako ng dalawang cube para malaman ko kung tama yung scramble na ginawa ko. Uulitin ko ulit. F prime, U, D, D prime, R prime, L, B, D prime, U2, L, F2, L, F, D prime, L2, U2, U2, L2. Yan. Diba? Pareho sila. Ayan. Parehong-pareho. Taas. Sa baba. Diba? Yun. Ganun lang. Maganda talaga pag nasanay kayo kung paano mag-scramble gamit ang notation. Kasi, mas mga maiintindihan nyo yung mga notation na yan. Tsaka, mas magagamit nyo. Lalo na sa pagta-time ng cube. Kaya, maganda yung may benefit kayo sa pag-scramble ng cube. Kaya, subukan nyo na habang maaga. Sa mga smartphone nyo, mag-download kayo ng mga scramble na, halimbawa ito, itong ginagamit ko na to,
Itong apps na to ay Chrono Puzzle. Ito yung madalas kong ginagamit na pagta-time pag nagsosolve ako. Yan. Yeah.